nyo guys. Yan. Oh, ba't lumilipat ka sa gilid? At syempre sa mga subscriber pa natin dyan na lagi nanonood ng ating video, pwede dyan kuya. So guys, dito tayo ngayon sa Royal Photo Club. Guys, punta kayo dito, may EX Extra Perfect. Uy, nakaka-miss, man! Ilang weeks ba? Ah, 2 weeks din ano, nag-uulan. Kating-kati eh. Malamang yan, maraming rider sinamantala na ang araw na to. Sunod-sunod yan eh, simula ata Friday, maganda na panahon eh. Eh tayo, ang last talagang labas natin guys ah. Yung nag-try tayo ng KTM Superduke, yung last vlog lang. Yun lang yung pinaka-last video natin. Last labas, last vlog, last bala. Hindi naman tayo lumalabas ng umuulan. Sayang kasi video pag gaganon. Miss ko mag-motor, boy! Pero minsan, mga ganitong maiinit sa daan, sobrang kating-kati ka mag-ride. Mapapapiga ka talaga eh. Kaya dito dapat medyo control pa rin. Kahit medyo kating-kati tayo, yung gustong-gusto natin bumiga, dapat control pa rin talaga guys. Too much love will kill you. Parang na-miss ko mag-expressway ah. Tama, magka-Vitex na lang tayo, tapos na-iyaks. Tapos EDSA. Total, wala naman traffic. Sunday naman ngayon eh. Expressway tayo kahit mabilisan lang. Masarap din sana mag-ano ngayon eh no? Nag-long ride kasi nga sunod-sunod na yung mga bagyo pumapasok sa Pilipinas. So dapat talaga you make the most out of this kind of weather. Diba naman, putok na putok yung araw. Masarap sana mag-expressway, mag-NLEX, S-LEX, diba Clark? Nga lang sa NLEX. Parang 2 linggo na nag-TTS yung mga dumadaan doon papunta tsaka pabalik. Kasi diba, most of you alam naman na may part doon sa San Simon ba yun? Na sobrang grabe yung baha sa NLEX ha. NLEX yun guys ha. Grabe yung build up nung traffic. Mga 7 hours, 8 hours na silang stuck. Di pa rin sila nakakalagpas. Tapos ang ending at masakit doon. After bumastock na mga 8 hours, pagdating mo ng Bukawi Tol or saan ka man mag-exit after that baha, magbabayad ka ng toll gate. Di ba? Aksaya na sa gas yun, di ba guys? Tututusin. Aksaya pa sa oras. Sa dahil mo na pwedeng gawin sa loob ng 8 hours or sa mga pwede mong gawin sa mga oras na yun. Pero wala. Sa mga toll gate guys, sa dami nahulog ng mga bariya. Pagka pinulot ko yun, makakapag toll gate pa ako eh. Walwalin natin itong vlog na ito ngayon. Miss, di makatiis. Kamote responsibly. Charot. Oh guys, dito kunyari sa naiyaks. Nakaugulian ko na lagi. Pero recent lang naman na lagi na dumaan dito sa mga expressway. Kasi lakas talaga makakat ng time ng expressways guys. Lalo na kung meron kang 400cc above the motor, it can save a lot of your trip time, I'm telling you. So what I'm saying is, bili ka na ng big bike. Charot. What I'm trying to say is, ginawa yung expressways, syempre to cut time, to get us access dun sa mga pupuntahan natin easily. Pero yung pinaka major na rason bakit may expressway guys, is syempre malesan yung mga traffic sa major roads. And yun nga, cut time, less trip time, di ba? Pero kung wala traffic ka lang din naman sa loob ng expressway, which is nangyayari naman mostly sa mga sa expressways natin, siguro maybe because of volume, wala naman tayong magagawa dyan. Unless, di ba, magpatupad ng batas na may maximum numbers of cars na lang sa Pilipinas, which I doubt na mangyayari. Kasi definitely, it will affect our economy. Yung mga ganito guys, so tinan mo, nagka-traffic, di ba? Expressway, syempre, daan ka nga dito para mapapilis ka sa trip time, pero traffic. Eh kung volume naman ng pag-uusapan, wala natin magagawa dyan. Pero, kung medyo kapabayaan na ng expressway, like for example, yun nga, nagbaha.
na dapat hindi naman nagbabaha. Siyempre may proper drainage system dapat nangyayari dyan, pero wala, nag-fail. Siyempre dapat tingnan mo, meron kang mga second option. Kaya what if nakita nangyari, kaya gagawin mo, magpa-counterflow ka. Parang mga ganun, di ba? Traffic ng 8 hours, grabe impact na yun sa time mo, sa buhay mo. Kaya siguro lahat ng mga riders ngayon eh, imbis na papunta ng, or may plano pumunta ng Clark, plano mag-ride ng pa-norte, naiisip pa lang nila na aabutin sila ng 7 to 8 hours pagbalik ng Manila. Ano ka na eh, madi-discourage ka na pumunta eh, no? Kaya mga nakita ko nag-ride ngayon guys, ipapunta sila ng south. Tayo na guys, nilipad yung pera ko. Nilipad yung 60 putik. Lakas kasi ng hangin ngayon guys, no? Kasi umaaraw. Thank you ate. Nakakaya sa pila, kaya pinaano muna. Nakuha ko ya? Nakuha? 60 pesos? 60? Okay na. Baka nilipad na yun eh. Sige. Oh, bayad na. Thank you, kuya. Thank you, thank you. Nilipad yung 60 ko po. Asa na yun? Swerte makakuha ng 20 na yun, ha? Nawala na yung 20 guys, oh. At least na ba mo yun? Mahal ang toll gate, ha? Char. Ayun! Yun yung 20 ko. Wait lang, wait lang. Nilipad pa siya, buhay pa siya guys. Buhay pa. Ayun, oh. Nakita nyo guys, puta bawal kasi ako tumawid dyan eh. Nakita nyo ba yung pera? Susundan lang natin yung pera guys. Yun, napupunta ka rin sa gilid. Yun oh, pupunta na sa akin yan guys, pupunta na sa akin yan. Ayan. Ayan, punta na dito. Huwag ka na magpahabol. Huwag ka na magpahabol. Punta na dito. Tayo delikado itong ginagawa natin eh. Yan. Ako, ba't tumilipad ka sa gilid? Nandun sa kabilang gilid guys. Alam mo yung ayoko na siya kunin, pero sayang eh. Pag lumipad sa kabila yan, di ko na kukunin yan. Bawat kasi ako tumawid dyan guys, mahuli ako eh. Wala, sa kabila na. Sayin na yan. Pupunta kasi tayo guys sa Caloocan today dahil meron lang tayong isusupport na magbubukas ng bagong negosyo. I think it's a moto shop / coffee shop. Basta parang all in one na dun eh. Pagka doon ka nagpagawa, parang andahin mo na pwedeng gawin dun. Parang one stop shop siya, maintenance, detailing, coffee shop. Para siyang ganun guys. Pag may-ari siya ni Brother Johar King or J King Vlogs. Mga nakita nyo sa mga vlog ni Julie Boy, nila Red Sweet, nila Kenji. Yun. Itong i-open nyo ngayon, medyo malaki-laki. So congratulations kay Brother Johar. Actually na-invite kami ni Moto Connect dito support. So kikitain lang natin sila Torky at si Justin, si Funky Motos dito sa EDSA Shell Eaton. Dito na ako dumaan sa EDSA guys, kasi ito ata ang pinakamabilis from south na papunta ng Caloocan. Although we have some reports na currently sa weekends daw merong major repairs na ginagawa dito sa EDSA, no? Kasi nga diba nag-uulan sa mga past days, maraming nasirang daan, maraming nasirang kalsada dito sa EDSA na nagkukos na ng traffic. Syempre kasi walang magawa yung vehicles but to slow down, kasi syempre masasira yung sasakyan nila pag hindi. And nagkukos na rin siya ng accidents for some motorcycle riders, no? Kaya dapat din talaga ayusin. So parang ganoon na nung basinaryo, every time na umuulan masisira yung daan, tapos aayusin, masisira daan, aayusin, diba? Ano bang pwedeng gawin dun? Na parang kumbaga parang lagi kasi tayo nasa band-aid solution eh. And minsan kailangan pa i-call out yung mga ganong problems, no? And mga concerned citizens bago pa action ng mga government, ng management, di ba? Bakit kailangan pa may mga aksidente? Bakit kailangan pang may mga abala? May mga nagtatanong sa akin sa TikTok, bakit daw kadalasan ng mga adventure bike riders ay tumatayo sa kanilang mga motor, no? Para sa akin, ako ha, number one, very comfortable kasi gawin yun dito sa mga ganitong klaseng bike. Tumatayo sila because of siguro pantanggal ngawit. Ito, tulad dito, malubak yung daan, tumatayo sila para din nila, para hindi ma-absorb ng kanilang puwet yung lubak ng yung tagtag ng kalsada. Kahit sabi mong they have the best suspensions na nakakabit, iba pa rin yung tagtag ng surface pagka napadaan kasi sa mga, lalo na kung sobrang lala ng lubak. Nakakatuwa din sa office ko, di ko ay na-expect na magkakaroon tayo ng mga subscribers sa office tulad ni brother, ano, yung ka-floor ko, lagi siyang buwabati sa akin pag nakikita niya ako dyan sa Inspiro eh. Ano ba yan? Malilimutin talaga ako sa oras bro eh. So,
shoutout na lang kita yung ano, yung CA natin sa CA ba or ano na, OM diyan sa Boost. Yan, kilala mo na brother ko sino ka, shoutout na lang kita. And syempre sa mga subscriber pa natin diyan na lagi nanonood ng ating video. Pwede diyan kuya. Yon. Ang wag na wag mo lang talagang gagawin dito sa edge, syempre, eh yung pumasok dyan sa bus lane. Lalo na kung hindi ka tumitingin sa side mirror mo, mabubulaga ka na lang talaga, may malaking babangga sa likod mo eh. Kahit yung mga pagdaan, pag overtake, hindi ko ginagawa talaga dyan, men. Kahit sabihin mo walang enforcer or merong enforcer, I won't risk my life. Di ba, rin na may paso tayo sa init, wag lang tayo didikit dyan. Ow! Nakita nyo yun? Magiging sex bomb dancer ka na lang talaga bigla eh. Mapapag-get get out ka na lang eh. Ang nakakainis yung mga drain hole ng mga telco ba yan? O kaya mga Manila? Ang lalarim, tapos bakal nakakabengkong ng mugs. Buti pa kung pagka nasira nila property natin, babayaran nila tayo. Masama dyan, pag sila pag nasira natin property nila, magbabayad tayo. Pero pag nasira nila property natin, hindi sila magbabayad. Nakaka mind blown. Here we are! Pusta, wala pa yung dalawang mokong. Ah, dito na. Alam mo kung saan yun? Matupad, patinanong natin. Hindi naman, wala namang alam sa daan niya. Gante. Ganti lang, ganti. Ito guys, sa video, hindi mo ma-appreciate yung tunog sa video kasi sobrang filtered, pero pag narinig nyo sa personal, lakas. Pogi na si CRC guys, oh. Hybrid. Akala ko hahabulin yung hayop kayo. Kasi sabi ko guys, oh, ginagawa nila yung kalsada. Ang laking apala. Ayun o, usak. Lalaki ng mga bato eh o. Tayo guys, si ano lang nag-uwis eh, si Bangi. Percep ko nakadaan dito in fairness, pero parang ito yung nakita ko sa mga vlog nila, raid nila, red sweet pagka pupunta sa lang Caloocan. Dito rin nata yung ano eh, CF Moto. Ginulat mo na naman, Norgie. Yung battery ko guys, hindi na siya tumatagal ng mga matagalan. Minutes lang ang tinatagal na pag dire-diretso yung record ko. So, wala na lang siya. Tapos kailangan siya i-charge. Telesyn lang kasi to guys. Sa GoPro kasi, kung GoPro battery, mabilis naman lumobo yung battery. Kaya ang dami ko na rin beses or ilang beses rin ako nagpulit ng GoPro batteries. Kaya nag-decide ako mag-telesyn. Sa telesyn pala, hindi naman siya masyadong lumobo pero ang bilis siyang maubos. So parang kailangan natin mag-upgrade ng battery. Parang maganda yung battery ni Reed eh, no? Yung Enduro. Kaso nga lang may kamahalan lang talaga siya guys. Ayun, bigla na lang mawawala ito eh. Sobrang grande pala yung opening ng Royal Motoclub guys. Para nagsara pa ata ng isang malaking kalsada. Dami rin pumunta, dami rin kasi talaga ang kilala nito ni Johar eh. Oh, ito ano? Pwede ba dito bus? Hindi ako, wala ako. Ah. Ay, p***a akong dalang sticker pala. Wala, nalaglag nga ako ng 20 pesos eh. Pogi, ang pogi mo. Organizer, saan ba kami papesto bus? Bus, VIP kayo boss. Yan, yan. Ay, wala bus. Ano busan? Pogi, I'm a rookie. Thank you. Elevate ba bro? Elevate. Yeah. Elevate. Thank you, sir. So guys, dito tayo ngayon sa Royal Motoclub. Oh, yun ulit oh. Nakita na naman tayo. So, big time yung event nila guys kasi parang nagsara ata. Yung 10 up ba ito? Ito nagkakamera.
So kala ko mag-open lang ng shop. Eh ano kasi ngayon grand opening. Ngayon pala may mga booth din ng mga brands dito guys. So mga pang motor, ganyan, tires, oils, helmets, apparels, yan, mga busina guys. So, and mga motorcycle needs. Nandito si Torque para mag-arap ng sponsor talaga. Diba? Oo. Oh. Ang problema ko walang mga pansin. Loko. Ito Access Plus guys. Oh. Ito yung ginagamit ng langis guys. Oh. Esensa. Pugi ng Master oh. Mga 2x5 na ano. Yes, si Project. Magkano lang ito sir ngayon? 850. Hanggang kailan na lang? 15 sir. August 15. August 15. May oras pa kayo guys. Monster sa 850. Ano yung original SRP niya? Nasa ano sir? Nasa 1 million. 1.1? Mga ganyan. Laking baba ah. Guys, Monster 939. 939 no? 939 for only 850k from 1.1M. Sa mga balak mag-Monster dyan. Balak mag-Ducati. Check nyo guys kung gano'ng kadaming umatid na mag-motor. Boom! Grabe guys. Royal Enfield. Interceptor. Halo-halo naman sa technical. Siya na magkasalita guys. Natamad ako eh. Paano bang hindi ko, I haven't done any research about the shop. Shop ba siya or motor parang club? Hindi, parang one stop shop. Sa hindi pa natin alam po ah. Dragon dance guys oh. Project namin sir siya. Sasa sir mo. Project lang. Hindi mo nahihiyan. Kasalanan mo bakit nag-rapple tong taong to eh. Doon na magpatakbo. Ayoko na. Hindi na uulit. Shoutout sa mga followers ni Kenji Moto. Lipat kayo sa akin. Medyo madami. Okay, here we go. On our mark. Get ready. 'Yung sinabi niya sa akin. So guys, check out the place oh. Ito 'yung lounge nila. Lounge ba tawag dito or parang reception? So dito mag-inquire tapos dito 'yung ano nila guys oh. 'Yung kanilang service bay. Shoutout na Sir Jancy of Elig Philippines. So guys, we're here at ano, Elevate Detailing. So actually kasama siya sa Royal Moto Club na shop. So yan siya guys. So, meron siyang sariling detailing room. This one, future dyno, testing dyno, basta dyno. This is the service base. So, napaka-organized, di ba? Makita nyo. So they have lifters, tapos mga tools, syempre. Ayan, no? Very organized ng place. Congratulations kay Johar and sa mga partners ni Johar para sa kanilang grand opening. Very successful. Napakadaming umattend at napakadaming nag-participate. Shoutout, News Moto. So tara guys. Brother. Yeah. Inang motor rookie. Sana kasama po natin kayo mag-ride soon. Ay, karangalan po sir. Karangalan po yung madam. O, bakbakin pala namin ang EDSA ulit guys. Shoutout sa mga barangay chanood natin dito. Very strategic nung lugar guys. Kasi, di ba, alam nyo naman dito sa Caloocan, tabi-tabi yung mga motor shop. At saka ang daming motorcycle traffic dito sa Caloocan. So, if you guys are malapit lang within the area, pwede kayo pumunta dyan sa Royal Moto Club guys.
sige pala dito. Parang parte ng Caloocan to. Ito ba yung papuntang monumento? Anyway, shoutout sa mga nakakasama natin na motovlogger and celebrity guys. Ang dami natin nakita. Master Scott, ayan, abangan nyo yung project namin. Siguradong project yun kasi may paghahandugan ako nung magagawin namin eh. Ayun, again, congrats. Gina G. And again, congrats sa Royal Moto Club Group. Police! MT07! Kamote IC. Bakit? Bakit? Ay, taktik. Inabahan ako, sir, ah! Mga ganong tawid-tawid din. Nakaka-disgrasya yun, eh. Nakaka-heart attack. Woo! Sarap ng usok pa, sir, ah! Si Kenji Moto, nakakausap ko lang yan sa mga comment-comment sa post ko. Post niya. Post nating lahat. Ayun, nakita natin siya dun, guys. Opo! Hanap si IC Moto, ha?